Hi guys, ako'y gumawa muna ng pang-winter na stock na kimchi dito. Ayan, natapos na rin ako. Ano lang to, 12, ano lang na cabbage, Chinese cabbage. Hinati ko lang siya sa dalawa para pag naglagay ako ng sauce, mas madali siya. So, pag kunti, pwede nyo naman siyang ikat ng ano, maliliit. Okay, pero ito pang-stock, kaya ganito yung ginawa ko guys. So, ayan. Hi guys! Ayan guys, ang ginawa ko dito, nilagay ko muna sa water yung asin. So, nagkunti lang siya para ano, so every dahon ng ano ng cabbage, iano ko lalagyan ko siya, ibinabad ko siya ng konti saka ko ilalagay uli sa ibabaw ng ano, bawat hinati kong gulay, lalagyan ko uli ng asin para pag nag-ano siya lumambot. Ayan, ganito guys ang ginawa ko. Hindi naman siya masyadong salted na ano talaga kasi pag naghugas ka, marami siyang konsumo na water. So, pag alam niyo nang medyo malambot na siya, saka ano, ayan, ganito siya ginawa ko. So, mas maganda yung dahon ng ano ng cabbage pag marami siya kaysa dun sa white. So, mas madali siyang gawin ano, magpalambot. Tsaka mas maganda pag maraming dahon. Ito, halo siya. Marami siyang may puti, marami siyang yung nabili namin gulay, ganito ang ano sa amin dineliver. So, yun guys. Pero, ayan, pagkatapos kong asinan siya ng mga 6 na oras, so ganito malambot na siya, napafold na siya yung bawat dahon niya. So, hugasan naman natin siya ng maraming beses para hindi siya maalat. Ayan guys, ganito yung ano natin. Para tayong ano, so hugasan natin siya. Tapos, pag after na mahugasan natin siya ng maraming beses, i-dry natin siya para hindi matubig yung ating kimchi. So, ganito yung gagawin natin, guys. So, yung mga maliliit na natatanggal dun sa mga ano, huwag niyong tapon. So, yung sobra niya, pwede niyo pa rin i-mix yan kasi niyo. Ilalagay niyo lang sa bago ng mga kasi, ang mahal ng ano dito, yung gulay. So, ganito, guys. Ayan, hugasan natin. Tapos, pag ano, pag pwede niyo siyang kumsobrang alat, ibabad nyo lang ng konti doon sa tubig. Tapos, saka nyo na lang naman i-ano, andawan, banlawan. Para kanyang ano yan. Tapos, pag ano, pag sobrang alat, tapos maglalagay ka pa rin ng sauce nito. So, yung sauce niya, meron din plata. So, baka hindi masyado yung magustuhan. So, ayan, chansahin na lang natin. So, ngayon, habang nakadrain yung gulay natin, yung cabbage, mag-re-ready na ako ng mga panglagay dun sa sauce sa ano natin. Ayan, meron ditong carrots, merong radish, merong onion, green onion, o kaya kung anong pa mga sangkap doon ilalagay doon sa kimchi, sa parang sauce niya. So, yun, i-ready lang natin. Meron din anchovy paste dito. Kung meron kayong shrimp paste din, pwede nyo isama doon sa pag, ano, i-blend nyo lang. Garlic, ginger, ayan, meron siyang pear, ayan. Ayan, ang yung green onion, yun ito lang ginamit ko. So, mas gusto nila itong ganito. May ano lang magayat, mag-cut ng mga ganitong gulay. Kasi, lalo ng onion, nakakaluha sa mata. So, ayan guys, gayat-gayat muna ako. So, matapos din rin to. Ang haba nitong ano, pag nag-ano ka, haabutin ka ng gabi, pag nagawa ka ng kimchi. So, ayan guys, mag-ano muna ako. Tapusin ko lang itong mga ginagawa ko paggawa ng kimchi guys. So, yan. Kung meron kayong panggamit na pag ganito, so, mas maganda. Tapos, ikat nyo na lang. Ayan. Mas madali siyang gawin. So, yan. Meron nabibili niya sa mga ano. Tapos, ito yung radish. Pwede siyang siyang ano. Ikat nyo muna para pag nag, ano kayo, mas maganda. Hindi mahirap sa kamay. Pag ano. Ayan. Mas maganda. Sarap pag maraming gulay. Doon din sa ilalagay na sauce. So, yan. Ito yung radish dito. Ang lalaking, diba? Ayan. Iyan naman natin ito. So, ang ginamit ko dun sa ano, mga 4 na ganitong kalaki. Tapos, 6 na carrots. So, 6 na onion. So, yun yung mga ginawa ko. Ano lang guys, chance ko lang yung mga ano, basta tama yung lasa. At gusto nila yung timbla. So, okay na yun. So, yan. Tsaka may chili paste. Chili powder pala. Sorry. So, yun. Ayan, mag-ingat lang tayo sa pagganito kasi matalas din yung ginagamit ko. So, ayan guys. I-ano lang natin ito. I-speed lang na lang natin para madaling matapos. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go.
Relax na tayo. Ayan. Yan ako muna itong pinagawa ko na siya para masyadong maalimas. Pagkulang naman kayo. Parang niluga ko siya, nahirapan ako ng isang beses. Mas gusto ko yung walang nangyayon na pinagawin. Pero mamaya pag nabagbisa ko na. Ayan. Radis din to. Dinamihan ko na siya pa 1,000 pesos. Ayan. Miss lang natin ang miss. Kaya nung natin sila magpumubay yung lahat. Para ano, tsaka yung bringin. Masarap ang marami kasi. So yan guys, i-ano ko na siya, ilalagay ko na siya sa bawat taho ng cabbage. Ayan, lalagyan natin every leaves ng ano ng cabbage para mag-balance siya. Saka wag natin anuhin, itipidin yung sauce niya kasi masarap siya pag ano, pag kahit na tumagal siya, umasim siya, pwede niyo siyang gawin ano, kimchi soup or ano lang, kimchi stew. Ayan. So, yan. Kinamay ko na, guys, kasi na, ano, ang dami pang ginagawa ko. Tapos, naka-glove pa, palit, ano. So, yan, guys. Hindi naman masyado maanghang kasi yung ginamit kong chili powder. So, okay lang. So, maghuhugas na lang ako ng kamay ko. Ayan. Ipo-fold na lang natin siya. Tapos, malambot naman siya. So, yan, guys. Ayan. Ilagay muna natin siya sa container. So, eto lang. Malapit na ako matapos. So, binilisan ko na kasi inabot na ako ng gabi nito. So yan guys, ano, tatapusin ko lang to at may gagawin pa akong ibang ano inuuto sa akin. So yan.
guys, nakatapos din ako sa aking paggawa ng kimchi. So, unang-unang pa lang to guys, unang gawa ko pa. Dadagdagan ko pa siya pag ano, kasi mas mahaba yung ano, winter dito. So, paglamig, mas mahal yung gulay kasi kaya kailangan mag-stock tayo ng kimchi. So, yan. Yan guys, nakatapos na rin tayo. Ito yung maliliit. So, yan, huwag natin tapon. So, yan, ilalagay natin ito sa fridge. Guys, meron yung pang siyang dalawang kulang ingredients na tinayinilag. Hindi ko makakasama sa picture. So, yan guys. Tapos na tayo sa kimchi. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Salamat po ng ka-team ka-GC. Thank you.